Galit na galit po ito si ano, si Senator Bato. Ito po ang sinabi niya kay De-Lima. Si De-Lima kasi ngayon may panukala na si Duterte ang mastermind ng pagkakamatay ni Percy Lapid. Kahit si siya na lang po, miski po si Roy Mabasa, tinigilan eh. Di ba? Miski si Mabasa, tinigilan na yung pagdadawit kay Duterte. Kasi akala niya, idadawit ni ano eh, ni Bantag si Duterte. Sabi po ni Senator Bato, mas magaling ka pa sa police at NBI na nag-iimbestiga. Nandun ka lang sa loob, nakakulong. Ikaw pa ang gustong mag-determine ng outcome ng investigation? Ang galing mo naman. O, yan ha. Senator Laila De-Lima, ang galing mo naman. Nakakulong ka na. Ikaw pa gusto mo, ha? Ikaw pa ang may gustong direksyon, magbigay ng direksyon sa investigasyon. Tindi, no? Okay. Punta na po tayo rito. Ito po, ngayon pong araw, inihain na po yung sabpina. Basahin lang po natin ng konti, no? Yung laman ng sabpina. DG Gerald Bantag E. Soriano, sabpina. You are hereby required to appear before the undersigned at Room 2 Justice Hall Building, Department of Justice, Padre Paura Street, Ermita, Manila on November 23, 2022, 9 a.m. and December 5, 2022, 1 p.m. in connection with the preliminary investigation of the above captioned case, and to submit, and then there you counter affidavit. Yan, pinagsasubmit po siya ng counter affidavit. O, wag na po natin tuloy yun. Ito po yung warning sa kanya. You are hereby warned that failure on your part to comply with the subpoena shall consider as waiver to present your defense in the preliminary investigation, and the case shall consider submitted for resolution. Fail not under penalty of law. Witness my hand. Okay, etc., etc. So may subpoena na po. Pinasasagot na po si General Bantag. Okay. Si DG Bantag po, binigyan na po ng subpoena. Ang tanong, ano pong mangyayari? Kung, kasi may pahayag na po si DG Bantag. No? Nakakatakot po. Ito po ang pinahayag huli ni DG Bantag. Laban po ako, patutunayan ko po na wala akong kasalanan. Magsasubmit po ako. Pero, ang kondisyon ko lang po, ayun yung kondisyon niya eh, no? Okay. Si ano po, si General Bantag, ang sabi niya, eh, bias kayo sa DOJ. Di ba, iniimbitahin siya sa DOJ? Mag-iimbestiga kayo. Eh, kayo na nga nagparatang sa akin. Hanggat ang DOJ at si Remulla, hindi ako susuko. Alam niyo po, kahapon ko pa sinasabi na nakakatakot yung pronouncement na yun, no? Nakakatakot na hanggat hindi nagre-retiro, nagre-resign si Remulla, hindi siya susuko. Kasi, dalawa lang po, isang positive at isang negative ang mangyayari dyan. Natin na gaano katapang si General Bantag. Pagka kalaban ka na ng pamahalaan, di ba? Siyempre, giging wanted ka eh. Pagka inisyuan ka ng warrant of arrest at hindi ka sumuko, hahuntingin ka, di ba? Ganun po yun. So, kaya po napaka-negative. No? Hindi mo na nabigyan ng chance yung sarili mo na may patunggol sa batas. Tapos, alam nyo na, no? Yun nga, yung negative na patutunguhan, baka yung sinasabi niya na dying, anong tawag doon? yung huling pananalita niya, no? Na ang papatay sa kanya, yung sindikato. Dying declaration, no? Meron na siyang dying declaration. Kaya sabi ko, siyempre, pwede ka ba naman kahit na sabihin mong napakatapang mo, kahit marami kang kakampi, pagkalaban mo yung pamahalaan, alam naman natin nangyari dyan, di ba? Pero sa isang banda naman, at eto po, marami na pong nangyaring ganito. Yung wanted po sa isang administrasyon o sa isang pamunuan, yun lang na may hinihingi niya, no? Di siya papahuli. Kasi nga, alam niya na magaganap sa kanya. Mahuli siya o hindi siya mahuli, ganun din ang epekto, dying declaration. Meron na rin siyang dying declaration.
Pero sa isang banda po, at may karanasan na po tayo rito, yung mga nagtago po habang nakaupo yung administrasyon na wanted siya. Eh nung natapos po yung administrasyon, naging senador. Lalala yung sinasabi ko. Huwag na natin pangalanan. Ito, real talk tayo eh. Di po ba? Kung hindi niyo po alam, kaya dalawang pwede mangyari. Di ba? Pwede siyang magtago o pwede siyang, yun na nga, dying declaration. Hindi si, ano, si Gringo Nasan, nahuli. Di ba? Nahuli si Gringo eh. Si Lacson po ang hindi nahuli. O yeah, totoo yan. Ano sabi ni Lacson? Meron na tayong pangyayaring ganyan. Ano sabi ni Lacson? Huwag na po natin palang pangalanan si Ping Lacson. Ano sabi ni Lacson? Alam niya, hindi siya magkakaroon ng fair trial sa panahon ni Gloria. Di ba? Kasi in-expose niya na in-expose yan. Si Perse Gentleman. Yan yun. Kung hindi niya natatandaan yun, paalala lang natin sa inyo. O eh, pwede mangyari kay Bantag yun. Hindi, si Trillanes, hindi. Mama, ang kaso ni Trillanes, ano? Si Trillanes po, ano ba nangyari kay Trillanes? Parang ano sila, yung humingi ng tawad. Humingi po sila ng tawad eh, pinatawad naman. Iba po yung kay Lacson. Kay Lacson po talaga nagtago eh. Tapos yung iba ni administrasyon. Yeah, real talk tayo eh. Kaya pwede rin yun ang mangyari kay Bantag. Di ba? Magtago, tapos pagbago na yung administration, tatakbo pa na senador, mananalo pa. Ayun po yun. Hindi humingi ng tawad si Trillanes. Humingi po siya ng tawad. Tapos pinardo naman. Kaya nga ang issue kay, ano, kay Trillanes, parang ano yung issue doon, yung legal ba yung pagpapatawad sa kanya? Parang ganun eh. Kaya, okay. Kaya, may kasalanan po at wala. Basta in-issuean ka po ng warrant of arrest. Wala po tayong magagawa. We are a man of law. Hindi po pwede na sabihin na wala naman siyang kasalanan. Kaya, hindi po ganun yun. Tutugising ka ng ano. Yun po yung pagkakaiba natin na sasabihin lang natin. Kaya nga, kung wala kang kasalanan, dun po sa korte yun. Pero hanggat sinasabi mo, hindi ka papahuli. O yun nga, paano pag may warrant to pare? Sabi niya nga hanggat si Boeing nariyan. Dalawa lang. Kung mauna bang mag-resign si Boeing. Kaya meron pa tayong abangan ng susunod na kabayan. Pwede rin maging positive. Si Lacson, nanalo. Naging senador.